Ilang mga miyembro ay pumasok na sila sa kasunduan sa Legacy. Dito ay direkta nang binabawas sa sweldo ng kanilang mga miyembro ang premium sa scholarship fund. So as far as we're concerned, we don't have anything to do with it because the premiums were deducted from the pay slips of my husband on a monthly basis. I'm begging you and advising you to be very, very careful with this. With this listing of soldiers, 12,000 of them, they can turn their guns against you. Bukod sa pagpapabagsak sa gobyerno, babala ni Senate President Enrile posibleng gamitin ng mga sundalo ang kanilang armas laban sa mga mismong opisyal ng SEC o anumang sangay ng gobyerno na nakita nilang nagpabaya para maloko sila. Nakatikim din ang agupit ang Justice Department. Tila usat pagong daw kasi ang pagsasampa nila ng kaso laban sa Legacy. Ang Bangko Sentral naman naglilinis kamay gayong may sapat na pala silang panahon na kumilos at agapan ng problema. Gituloy ng mga senador, di sila mangingiming bawasan ang budget ng mga ahensyang ito. Sobrang bagal ng proseso para makahanap tayo ng katarungan para sa mga biktima ng Legacy. Sa hanay ng Department of Justice, may mga kaso na nakabinbin dyan. More than 100 days na, pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang ifinafile na information laban sa kay Celso. Sana sa madaling panahon ay ifile na nila ito. Sa kasamaang palad, paniwala ni Senador Rojas, malabo nang mabawi pa ng mga sundalo ang lahat ng kanilang nahulog. Samantala, dahil no-show si Legacy Chief Celso de Los Angeles sa pagdinig ng Senado kanina, sinampa na ito ng kasong contempt at di mangingiming ipaaresto. Kinondi na rin ang di pagtalima ni De Los Angeles sa pangako nitong pagsusumite ng Statement of Assets and Liabilities at waiver sa bank account secrecy nito. Ako si Jeffrey Zayden, Nagbabalita Express. Target ng liderato ng mababang kapulungan na tapusin ang mga mahalagang panukalang batas bago ang adjournment nito sa June 5, 2009. Ayon kay House Speaker Prospero Nograles, 20 House Bill ang prioridad ngayon ng mababang kapulungan. Nakasala ngayon sa ikatlong pagbasa ang 10 panukalang batas, kabilang na rito ang agad na pag-release ng retirement benefits na mga retiradong empleyado ng gobyerno sa loob ng 15 araw, ang pag-uobliga sa biometrics ng lahat ng registered voters at ang pagtatatag ng Philippine Legislative Academy. Nakasalang naman sa ikalawang pagbasa ang National Policy on Reproductive Health, ang pagpapalawig ng land acquisition and distribution ng lahat ng agricultural land na nakapaloob sa CARP law at ang pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon na inaasahang tatalakayin ngayon sa plenaryo. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na nagbabawal sa mga pagkain naglalaman ng higit sa 100 gramo ng oil o taba. Ayon kay Camarines Sur Representative Luis Villafuerte, may akda ng House Bill 615, layunin itong mas mabigyan ng pagkakataon ang mga Pinoy na makabili ng mga pagkain healthy at masustansya. Base raw kasi sa pag-aaral, nakakapagdulot ang trans fat na kadalasang nakukuha sa imported soy, corn, canola at sunflower oils ng sakit na gaya ng diabetes, cancer, psoriasis at maging mga sakit sa immune system gaya ng Parkinson's disease. Kaya naman mung kahit ni Villafuerte, gumamit na lang ng coconut oil para matulungan din maging ang ating mga lokal na industriya. Ang mga Pilipino daw ay mapagpatawad. Kaya naman bilang pagtungon sa paghingi ng tawad ng Hong Kong Magazine columnist na si Chip Chow, bunsod ng umunoy mapanglait niyang artikulo sa mga Pinoy, ibinasura na ng Bureau of Immigration ang ban laban kay Chow. Pero agad ding iginit ni Immigration Commissioner Marcelino Libanan na muling ilalagay sa blacklist si Chow kapag nagkamali itong muli. Matatandaang nalagay sa blacklist ng BI si Chow matapos itong sumulat ng column sa Hong Kong Magazine online na nagbabansag sa Pilipinas bilang Nation of Slaves. Posibleng magtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na naranasan ng bansa simula pa kagabi. Ayon sa PAGASA, ito'y dahil umiral pa rin ang buntot ng cold front sa Metro Manila, pati na sa gitna at katimugang bahagi ng Luzon. Kasabay nito, umeepekto naman sa bandang Mindanao ang Intertropical Convergence Zone.
pero patuloy pa rin daw na magiging mainit ang lagay ng panahon. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang balak. Takis ng umaga. Nagbabalik ang Express Balita. Sinuspindi na ng Department of Interior and Local Government ang mga pulis na gumamit umano ng excessive force sa pag-aresto sa mga kasambahay at kamag-anak ni Ted Filon. Ang Express Balita mula kay Merwin Lianza. Nasa 30-day preventive suspension na ang mga investigador sa pagkamatay ni Trinidad Etong, ang may bahay na Ted Filon. Ito'y bunsod na rin ng mga aligasyon sa paggamit ng excessive force sa pagdampot sa mga kaanak ni Ted Filon noong nakaraang linggo. Ang National Police Commission o NAPOLCOM ang hahawak sa kasong administratibo nila QCPD CIDU Superintendent Franklin Mabanag at deputy nitong si Superintendent Gerardo Ratwita. Habang ang PNP Internal Affairs Service ang hahawak ina Senior Inspector Roberto Rason at tatlo pang pulis na naunang sinibak sa pagkakasangkot sa marahas na pag-aresto sa mga kaanak ni Filon. Preventive suspension is a condition where they are not allowed to continue to exercise their duties in their current position. And the investigation of the National Police Commission will focus on two things. One is compliance with police operating procedures. And two, and more importantly, compliance with provisions of existing law on matters relating to arrest. Aminado ang kalihim na may mga nakita silang paglabag sa police operational procedures sa mga arresting officers. So I am not 100% sure that everything was in accordance with operating procedures. No? Kasabay nito, ipinag-utos ni DILG Secretary ang pagsasailalim sa mga refresher course sa mga investigador kaugnay na rin sa police operational procedure. There will be an intensified effort now to do specific training or specific refresher courses on all investigators with respect to the two issues of police operating procedures and the laws covering all aspects of investigation. Ako si Merwin Lianza, Nagbabalita Express. Ililipat na ng Philippine National Police sa National Bureau of Investigation ang investigasyon nito sa kaso ng pagkamatay ng asawa ni Ted Filon. Ang detalye sa Express Balita ni Maricel Halili. Matapos ulanin ng mga batikos ang Quezon City Police District hinggil sa umano'y questionableng pag-aresto sa mga kasambahay at kaanak ni Ted Filon, inilipat na sa National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng asawa ng broadcaster na si Trinidad Etong. Paliwanag ng Department of Interior and Local Government, ito ay upang hindi maapektuhan ang isusulong na investigasyon laban sa anim na pulis na sinuspinde dahil sa akusasyong paggamit ng excessive force. So all findings, all evidence that have been secured by the QCPD are going to be turned over to the NBI, and the QCPD will continue to function as a supportive group to the NBI so that at least the impartiality of the investigation will remain sacrosanct. Ayon kay Presidential Deputy Spokesperson Lorelei Fajardo, ang hakbang ay bahagi ng Moral Recovery Program ng Philippine National Police. Nais umano ng PNP na maibalik sa institusyon ang buong tiwala ng publiko. Sa pamamagitan umano nito, ay inaasahang magiging patas at hindi magkakaroon ng bahid ng pagdududa ang magiging resulta ng investigasyon. Sure they would handle this very professionally, and I know that a lot of controversy already has occurred, no? And they would be more careful and be more sensitive about this. Ayon naman kay Justice Secretary Raul Gonzales, sa ngayon ay parricide at suicide lamang ang tinututukang anggulo sa kaso. Actually, any suspicions of biases against the police, the NBI should be the better agency to take over. Sa harap nito, nanawagan si Fajardo sa publiko na magtiwala sa investigating body dahil may